What is up YouTube? So for today, rest day natin. So ibig sabihin nun, mag-vlog tayo ngayon. And for now, magpapagupit muna tayo. So tara! So guys, nakita nyo naman siguro sa title ng video na to. Today, start natin yung cutting diet natin. So, ibig sabihin, from today's weight, I am 172. Ang target natin is at least 3 months of cutting. So, later didiscuss ko sa inyo kung ilan ba dapat yung expected nyong weight loss sa end ng 3 months. So, for now, magluluto muna tayo ng meals natin and tuturo ko sa inyo kung ano yung rules of cutting. Kumbaga, ito yung dapat nyo tandaan sa simula ng cutting phase nyo para all throughout ng middle and end ng cutting phase maging successful tayo. So, unang-una natin tatandaan, iset up muna natin yung ating maintenance calories. So, tulad nga nasabi ko sa previous videos, you can go to this website, tdeecalculator.net, para malaman nyo yung maintenance calories nyo and then tuturo ko sa inyo yung mga susunod na steps. Tulad nga ng paulit-ulit ko sinasabi sa previous videos ko, I encourage you na bumili kayo ng food scale and weighing scale para matrack nyo yung food intake nyo as well as yung progress nyo ng paglulus ng weight. So, unahin natin yung chicken breast. So, ito, 500 grams ito, na-measure ko na siya. And then, papakuluan natin siya for about 15 to 20 minutes, depende dun sa level ng heat na preferred nyo. Pero, dapat kasi saktong-sakto yung pagkakaluto niya para hindi siya tumigas. And then, tsaka na natin hihiwain iba pang ingredient. So, by the way guys, yung luluto natin is chicken teriyaki, pero yung chicken natin pinakuluan. So, meaning, mababawasan yung paggamit natin ng oil, and less oil means less calories. So, isa pa yon sa mga dapat nating tandaan kapag nagka-cutting tayo. Fat level natin, ibababa lang natin siya. And ako personally, minemaintain ko siya sa 40 grams all throughout my cut. So, kung 40 grams siya times 9 per calorie, is 360 calories. So 680 and then 360 calories, ma-minus ko siya sa total calories ko, yung matitira doon is for carbs na lang. So personally, ganun ko in-structure yung aking cutting diet. Plus, meron pa tayong mga extra activities, like syempre yung naglalakad din naman tayo araw-araw, so meron ding nagbo-burn din ng calories yon, and i-account din natin yon. So kung may way kayong para makapag-cardio, mag jump rope or may treadmill kayo sa bahay, i-account niyo yon na consistent kayo everyday sa pag-cardio. Kasi pag hindi consistent yon, magfa-fluctuate yung weight nyo and ayaw nating mangyari yon during cutting. Alright guys, ito yung ating finished product ng chicken teriyaki with rice. So yung chicken natin is 6 ounces naman and yung rice is 150 grams. So, ito yung calories niya. Ayan. And kung makikita nyo, compared dun sa chicken thigh na original ng mga teriyaki. So, mukha siyang dry. Pero, the thing is, hindi kasi agad siya na-consume agad. So, ito yung magiging pre-workout meal natin. After nito, siguro mga 1 hour, 1 hour and a half, mag-workout na tayo. So, kita na tayo doon. Guys, nandito na tayo sa gym. Leg day tayo ngayon. And ngayon naman, i-share ko sa inyo kung paano na i-structure ang ating workout during cutting phase. Ito, para lang to sa first 2 weeks or first month ng ating cutting phase. So, simulan na natin. Nating tatandaan, huwag nating tatanggalin yung ating compound workouts. So just like this, nakita nyo, nag-squats pa rin ako at the beginning of my cutting phase. So habang mataas pa yung calorie intake natin, habang hindi pa siya sobrang deficit, mas maganda na utilize natin yung energy natin para sa mga compound workouts. So may time din na sa end ng ating cutting phase, mag-utilize tayo ng puro machines, but that's a different topic. So for now, stick to your compounds and isama nyo siya sa workout program nyo. Yun lang, next na.
Pag-usapan naman natin ang working weight, sets, and reps. Para sa ating working weight, huwag natin ibababa yung ating working weight to what we can do for 12 reps. Kasi all throughout ng ating cutting phase, I suggest talaga na 12 reps consistent tayo sa ating mga workouts. Hindi na to time para mag-PR sa ating mga exercise. Time na to maintain only yung muscle na we can maintain hanggang sa end ng ating cutting phase. Ngayon, para naman sa sets, stick tayo sa 3 to 4 sets kung whatever ang ating ma-maintain all throughout. And then as for the reps, as I've said, stick only to 10 to 12 reps. Hoy. Workout na. Next step, regardless kung cutting or bulking ka, dapat may sinusundan kang work routine. This way, magagamit mo ng maayos or efficient yung oras mo na aalat mo para sa pag-workout. Also, hindi ka maliligaw kapag ka oras mo na mag-workout kung anong dapat mong gawin. So last step, bago tayo muwi, stick to a cardio routine. So kasi ako, for example, ang maintenance calories ko is 1,900, which is the calories I consume sa start ng ating cutting phase. So, ang mangyayari, yung cardio natin ang magsisilbing deficit sa ating calories. Without the cardio, hindi tayo magkakaroon ng deficit sa ating calories, meaning hindi tayo mag-lose ng weight. For me kasi, ayoko munang bawasan yung calories ko sa umpisa ng cutting phase para I can still eat more and tsaka na ako magkikreate ng deficit sa aking calories kapag nag-stall na yung weight ko. So tandaan lang natin na mag-stick tayo sa cardio routine na ating ma-enjoy na magagawa natin consistently and every day. Guys, alam na natin kung paano tayo mag-setup ng cutting phase. Alam na rin natin kung paano tayo mag-train in the next 2 to 4 weeks. And ngayon naman, i-share ko sa inyo kung ano yung dapat i-expect nyo sa first 2 weeks ng ating cutting phase. Sa first week ng ating diet, mapapansin natin na mabilis bababa yung ating weight. Mainly because mababawasan tayo ng water weight and structured na yung carb intake natin. Kumbaga, limited na siya compared sa ginagawa nating diet nung hindi pa tayo nagtatrack ng ating calories and macros. So for example, yung food intake natin, kunyari, pizza, and then partner natin sa pizza is pasta. Tapos pagka hindi pa tayo nakontento, may pang dessert pa, pwedeng cookies or ice cream or whatever. So kung mapapansin nyo, yung mga binanggit kong food, carb dense yung mga food na yun. So ibig sabihin, wala tayong limit sa carb intake natin per meal, kaya nangyayari, nagfa-fluctuate yung ating weight that way. So dahil cutting phase nga tayo, kailangan lang talaga natin i-prioritize yung protein intake natin into 1 gram per pound of body weight. For example, you have more than 30% percentage of fat in your body, hindi ito magiging applicable, kaya naman dun tumutulong yung TDEE calculator. Siya na mismo yung mag-a-adjust nung mga calories nyo and nung macros nyo according to your needs and your weight. By following these steps na shinare ko sa inyo today, hopefully in the next 2 weeks may kita nyo na or mafe-feel nyo na yung difference sa inyong katawan compared nung hindi pa structured yung diet nyo. So I'm sure mababawasan talaga kayo ng 2 to 3 pounds pa nga minsan or 5 dahil sobra-sobra talaga yung water intake and yung glycogen stores natin. Provided na nag-exercise din tayo everyday. So, kung umabot kayo sa part ng video na to, thank you so much and ma-appreciate ko kung magla-like kayo, magsa-subscribe, and magko-comment kung may mga na-miss out pa ako or kung may tanong pa kayo. Thank you so much. See you next video.